Magandang araw, mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Arles De Los Santos at narito kami upang magatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Nakiisa ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa programa na nagsusulong ng karapatan ng mga may kapansanan at kabataan. Ang White Cane Safety Day Program ay parte ng selebrasyon ng White Cane Special Day. Pinangunahan ang programa ng Save the Children, Future Vision, Grupong Helping Hands, Taguig Children and Disability Group at Taguig City Persons with Disability Federation. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Lani Cayetano na ang mga PWDs at mga kabataan ay malapit sa kanyang puso kaya maaasahan ang kanyang buong suporta sa mga susunod pang mga programa para sa kanila. Kinikilala ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang karapatan, ang bagsalipunan, lalong-lalo na ang kahalagahan ng mga kapatid nating PWDs. Sinisiguro ng Taguig City na inclusive ang mga pulisiya at programa ng lungsod para matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa katunayan, kabi-kabila ang mga benepisyo ang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga registered PWDs tulad ng birthday cash gifts, allowance para sa mga officers at assistive devices prosthetics. May mga special lanes din para sa mga PWDs sa mga government services at ipinapasailalim din sa sign language training ang City Hall employees. Mahalaga po sa amin, particular ang pangangalaga sa aming mga residente na may visual impairment. Ang Taguig po ay gusto nating makilala bilang isang loving and caring community, especially po para sa ating PWDs. Sa programa ngayong araw, nagkaroon din ng orientation at mobility technique para sa mahigit 60 dumalo na PWDs. Ang pamahalaang lungsod ng Taguig ay patuloy na nagsagawa ng isang mass blood donation activity sa Taguig Pateros District Hospital sa Barangay Western Bikutan ngayong araw. Mahigit 100 na blood donors mula sa iba't ibang organisasyon at barangay ang nakibahagi sa programa. Bilang pasasalamat sa kanilang voluntaryong pagbibigay ng dugo, nakatanggap din sila ng libreng t-shirt at token mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig. Ang mass blood donation activity ay parte ng selebrasyon ng National Blood Donors Month ngayong Hulyo. Ito ay upang magkaroon ng sapat na supply ng dugo ang mga pasyenteng nangangailangan sa buong komunidad. Magpapatuloy pa ang mass blood donation activity sa Taguig Pateros District Hospital tuwing Miyerkules mula 8 a.m. hanggang 12 noon sa buong buwan ng Agosto. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at ang mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong inihikayat ng lungsod na magpa-booster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na ring magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Magpa-schedule para sa inyong vaccination at booster gamit ang Trace application. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito, tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. At para sa mas marami pang latest information tungkol sa COVID-19, vaccination sa ating lungsod at iba pang updates, maaaring bisitahin ang I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Muli, ako po si Arles De Los Santos para sa Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.